Hello, hello, good morning mga ka-20s! So, hulaan nyo kung saan kami pupunta today based sa aking outfit. Magsisimba kami. Charot! Joke lang. So today, pupunta kami ng Crystal Beach! So, it's around Ontario. And gusto ko lang din i-content kasi I want you guys also to see the difference between sa isa beach sa Philippines and sa beach sa Canada. Though I'm not speaking naman for all the beaches dito. They call it beach, but I think it's technically a lake. And honestly, it's really not the same sa mga beach natin dyan sa Philippines. So, titingnan natin later. First time din namin sa Crystal Beach. Baka maybe it has a different, baka iba yung itsura niya. So, gusto ko lang pala i-mention na yung itong suot ko ngayon. Bigay lang to sa akin ng pinsan ko. Ni Bea. As, maluwag daw sa kanya. Sip naman di maluwag sa akin, di ba? Anyway, ang cute lang niya kasi para siyang yung mga corals sa SpongeBob. Swimmer yarn. Nasaan tayo, ma? Andito tayo sa Crystal Beach! Nasaan yung crystal? Maya-maya konti. Saglit lang. Hi guys! Andito na kami sa Crystal Beach. Ay, nasabi mo na pala yun, no? Sige, transition na lang. Prepared. Kasi kagabi lang din kami nayaya. Di ba to prepared, no? Di pa prepared. Yan. Ito lang daw yung baon. Di pa to prepared. Wow. Siyempre may kanin. Ah, dami kong ano ngayon, characters ngayon sa vlog ko. Ano yan, ma? Pork? Barbecue. Siyempre may chef. Yes. Hindi nyo natatanong, ano to? Athlete to si Mama. Athlete lang? The mom! Versus the daughter. Ano yun? Like, ano?
Tumaan pa yung... Welcome back, guys! So, nakita naman na natin yung water. Maganda siya, malinis siya compared dun sa mga napuntahan din namin in the past. Pero, for me, iba pa rin yung linaw and pagka-blue or pagka-clear ng mga beach natin dyan sa Philippines. No, para kasing dito, technically, lake pa rin siya, diba? And another difference na na-notice ko dito is yung mga tables nila. Diba sa atin, uso sa mga beach, parang mga nakakubo or parang mga, diba yung itsura ng mga tables na kung saan pwede kayong kumain. Tapos sa atin pa, dapat pwede kang mag-rent ng mga room na parang katabi lang mismo nung parang malapit lang mismo dun sa beach dito. I think hindi pa siya masyadong developed yung mga beach nila dito. Or hindi rin talaga nila pinapursue as business. Yan na yun. Mas business-minded lang din siguro talaga yung mga tao sa Pilipinas. No? Tapos usually pa sa atin, may mga nagbebenta ng buko, may mga nagbebenta ng ice candy, nagbebenta ng mga kung ano-ano man. Dito wala. Wala nagbebenta. Kailangan magdala ka ng sarili mong baon. I think mas developed lang din sa atin kasi parang ginagamit nila ngayon as opportunity to have income. So another thing na na-notice ko na difference is yung mga activities nila like this. Hindi ko sure kung meron tayong ganyan sa Pilipinas pero mas familiar kasi sa akin yung mga activities like banana boat or mga surfing, di ba? Siguro depende lang din talaga dun sa location ng beach. Pero I think may mga places din naman dito sa Canada na pwede mag-surf. Nasaktuhan lang na itong napuntahan namin. Hindi siya appropriate for
surfing kasi wala masyadong waves. Ayun guys, I think iba-iba naman din talaga siya per location. Syempre hindi naman ako nagsispeak para sa lahat ng beach nila dito, no. So I think sa Philippines, kahit nga sa Philippines mismo, iba yung itsura ng mga beach sa bandang Zambales, sa bandang Bataan, iba rin yung mga nasa may Batangas. May mga magaganda talaga, may mga na-maintain, may mga mas malilinis, at may mga beach na hindi pa rin masyadong developed talaga. So nakadepende pa rin siya sa location. So ayun guys, thank you for joining us in this vlog, and see you next time. Bye. Thank you.